Sa pong magandang umaga sa ating lahat mga kapatid, sa ating pong narito po at maging sa ating mga kapatid na nasa online. Sana po ay nakaredy ang ating mga puso, ang ating pong mga isipan para po sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating pong panimula, tayo po ay magsimula sa pamagitan po ng ating pong pag-awit. Ating pong awitin, O Worship the King, All Glorious Abba. Kasalanan at kailangan namin ang iyong habag sa aming pong mga buhay. Salamat sapagkat tunay po na iyo pong pinala ang aming pong Panginoong Jesus na siyang tumubos ng aming pong mga kasalanan. Kaya ngayong umaga ay may kaming kalayaan na lumalapit sa inyo, na tumatawag sa inyo, na makikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa inyong pong kabutihan sa aming naranasan sa nakalipas na araw. At muli sa umagang ito, patuloy niyo pong ihanda ang puso namin sa pakikinig ng iyong mga salita. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, sa aming kalagitnaan sa oras na ito. At hayaan niyo, Panginoon, na bukas aming puso, aming isipan, na tanggapin ang iyong mga salita sa umaga nito. Sa inyong patuloy kinukumit ang usod po ng oras na aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen.
Ngayon po ay Valentine's Day. At magbabahagi ako sa ating pong kalagitnaan ng Valentine's Day sermon. Pero hindi ibig sabihin, tayo po ay nagsiselebrate ng Valentine's Day. Ngunit dahil ito po ay Valentine's Day, so magbabahagi po ko tungkol sa pag-ibig. At ang mensahe natin ngayon, lesson natin sa Sunday School, pinamagatan kong Valentine's Day or Lord's Day. Valentine's love or Lord's love. Valentine's Day, ito ay isang alamat. Ito ay isang kwento ayon sa kasaysayan. At ayon sa aking research ng konti rito, hindi naman talaga ito ang ating punto, ito raw ay nagsimula sa mga patron o tinatawag na patron saints. At ito ay kinikilala ng Roman Catholic Church. Pero ayon po sa kasaysayan, magulo, hindi alam kung ano bang araw talaga, anong buwan dapat ipagdiwang at anong dahilan bakit ipinagdiriwang ang araw na ito. It's a romantic month or romantic date. Ito yung pinagdiriwang ng lumang Roman Catholic hanggang ngayon sa ating panahon. Ngunit atin muna yung tanungin, sino ba si Valentino? O sino ba si Valentin? Sang-ayon doon sa aking nabasa. Ayon sa Roman Catholic tradition, mayroon pong tatlong Valentino o Valentinos. Una, isang Valentino ay pare daw. At ang paring ito ay hinatulang mamatay dahil sa pagsalungat sa utos ni Emperor Claudius II. Dahil sa obserbasyon ni Emperor Claudius II, na mas magaling at mas mahusay kung ang mga sundalong panlaban ay pawang binata. Kaya kanyang binigay ang batas na ang mga binatang sundalo ay hindi dapat mag-asawa. Manatili silang binata. Ngunit itong si Valentino na pari, salungat siya sa pag-iibigan ng mga kabataan. Kaya kanyang ginawa ang tinatawag na secret marriage. Kaya nagkaroon ng secret marriage. Siguro dyan nauso yung secret marriage. At dahil dyan, nung malaman ito ng emperor, siya ay hinatulan ng kamatayan. Ikalawang Valentino naman, siya po ay isang taong nakulong din at hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pagtulong sa mga Kristiyano na makatakas sa malupit na pambubugbog, pagtuturture ng Roman soldiers sa kulungan. At dahil dyan, siya po ay pinatay. At yung ikatlong Valentinos naman, ayon sa tradisyon, siya po ay hinatulan din ng kamatayan dahil sa pag-ibig. Itong Valentinong ito ay umibig po sa anak ng isang jailer, isang bantay kulungan na dumalaw doon at sila ay nagkaintindihan at sila ay nagkaibigan. At nung malaman yon, siya rin ay papatayin. Pero bago siya mapatay, siya ay nagpadala ng unang Valentine's card. Iyon ang unang-unang card na pinadala niya sa kanyang girlfriend at pinirmahan niya ng sabi, "From your Valentine." Kaya marugdob ang kasaysayan yon at maraming na pasag ang puso na kung gaano kadakila yung pag-ibig o pag-ibigan ng dalawa. At lumaganap, pinasok ito ng iba't iba pang version ng Valentine sapagkat yun ay doon nagsimula ang Valentine's Day. At sabi, ito ay February pero walang makatiyak. Magulo ang kasaysayan ito. At simula noon hanggang ngayon, ayon sa
survey, ang Valentine's card ay nagpo-produce ng mahigit 1 billion a year. At ito ay nabibenta dahil nga doon sa pag-celebrate ng Valentine's Day na pumapangalawa naman doon sa $2.6 billion sa dollars doon sa Amerika sa Christmas card. Pero ang ating tanong dyan, bagamat ito ay pinaniniwalaan, pero walang eksakto na tao, lugar, panahon, pawang naging tradisyon na lamang. Valentine's Day, Valentine's love, or romantic love ay hindi po tiyak. Pero God's love ay tiyak. At yun ang nais kong ibahagi sa ating umaga. Bakit mayroong pag-ibig? Kailan nagsimula ang pag-ibig? Paano ito nararamdaman? At ano ang ibinubungan ng pag-ibig na ito? Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 John chapter 4, verse 7 to 21. Ganito po ang pagkakasabi. 1 John chapter 4, verse 7 to 21. Medyo mahaba lang po, pero ating pong pagtiisang basahin. Ganito ang sabi. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi siya tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nalalaman natin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. At nakita namin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at Siya'y sa Diyos. At ating nalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin. Na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ito po ang pag-ibig ng Diyos na dapat nating maunawaan ngayong umaga. Bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Opo, Panginoon, hindi po maikakaila na bawat isa po sa amin, bawat tao ay mayroong pong pag-ibig
na aming nadarama. Ipaunawa po ninyo ito sa amin upang huwag po kaming magkamali, Panginoon, sa paglapat ng pag-ibig na aming pong nadarama sa tuwina. Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat makikinig ngayon na may buksan niyo ang aming isipan. Bigyan niyo kami ng liwanag ng Espiritu Santo upang maunawaan namin ang inyong banal na salita. Pagpalain po ninyo ito at naway ito po ay maging binhi sa puso ng bawat isa at buksan po ninyo tungo po sa ikaliliwanag at pagkaunawa sa tunay na pag-ibig na siyang makapagliligtas sa mga taong sasampalataya sa inyo. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa ating binasa, tignan po natin ang tatlong mahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan tungkol po sa pag-ibig. Pag-ibig. Unang-una po, unang katotohanan, ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ang pag-ibig po ay mula sa Diyos. Kaya kung tawagin po yung pag-ibig na nasa atin, yan po ay God's love. Now, basahin natin ang ilang mga talata. Verse 4 hanggang 8, verse 7 hanggang 8, then 16 and 19. Ganito po ang pagkakasabi. Verse 7 to 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 16, at ating nalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Verse 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Now, kadalasan po sa tao, sa ating lahat, akala natin ang pag-ibig ay nagmumula rin sa kapwa-tao. Kung tawagin ito ng mga magagaling sa pag-define ng mga ng love, ito raw po ay isang damdamin na umaakyat o isang chemical hormonal tawagin niya response, kaya tayo nakakadama ng pag-ibig sa ating kapwa, either opposite sex. Tayo'y umiibig, at lalo na doon sa mga lalaki at babae, dalaga at binata, kung tawagin niya ay chemistry, lalo na kung tinatawag na first love at first sight. Yan daw po ay chemistry. Yan po ay hormonal response. Yan ay mula sa tao. Pananatili ito. Kung tawagin yan sa iba, lalo sa Korean o drama, destiny. Now, bagamat ang love ay common sa lahat, tulad ng hangin. Ng hangin ay ating hininga. Common yan sa lahat. Pero ang pag-ibig, hanggat di natin nalaman kung ano ang pag-ibig nito sa mula sa banal na kasulatan, mananatili itong misteryo sa lahat ng tao. Kaya ang kasagutan talaga ng ating katanungan ay ang Diyos, ang kanyang salita. Christ has the answer or Christ is the answer. So malabo po yun sa atin, misteryo yan. Pero pagdating sa Panginoon, sa banal na kasulatan, yung tabing na yun, yung pong nakatakip sa isipan ng tao, inalis ng Diyos yan at kanya itong nilinaw sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang sabi po rito sa ating binasa, God is love. At ang mundo po, binabaliktad yan. At yun ay kamalian. Love is God. At yan po ay inawit ng Beatles. All we need is love, love, love. Mali po. Dapat all we need is God, God, God. Sapagkat ang pag-ibig ngayon ay dinidiyos ng mga kabataan. Ayaw magpapigil sa kanilang mga magulang. Ayaw nilang ispituhin ang mga instruction ng mga nakakaalam sa kanila
no, mas nakakaranas ng pag-ibig, kabiguan at tagumpay. All we need is love, love, love. Kaya kadalasan, pagka may umiibig, wala na pong respeto. Nakita niyo yung Juliet and, alam natin ang kasaysayan yan. Mga kapatid, hindi po sinabing love is God sa Bible, but God is love. Yan ang akala ng iba. Ang love po is essential quality of God's being. Yan po'y napakalagang bahagi po doon po sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Kung ating pong titignan sa Bible, God is God because God is eternal God. Ang Diyos po ay Diyos sapagkat siya ay walang hanggang Diyos. Pag sinabi pong walang hanggan, wala pong simula at walang katapusan. Ang Diyos nagsimula o naglikha ng ating simula. Kailan po nagsimula ang ating simula? Sa creation. Before creation, eternal. Wala pong simula. Nagkaroon lamang tayo ng simula nung magsimula ang sanlibutan at ang kalawakan dahil nagsimula ang paglikha. Kaya ang simula ng tao ay simula sa paglikha at katapusan ng panahon. Pero God is love. Dahil ang Diyos po ay all-power God, all-powerful God, omnipotent God. God is God because God is omnipresent God. Siya'y sumasa lahat ng lugar. Bakit po kaya sumasa lahat ng lugar? Siya po'y Espiritu. Pagkakamali po ng marami, dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos, eh gumagawa sila ng representasyon ng Diyos, idolo, image, which ang katotohanan, pag gumawa ka ng image, meaning to say, ang Diyos na eternal ay nagkaroon ng beginning and end. Hindi mo pwede ikumpara ang Diyos na eternal sa mga bagay na may simula at katapusan. That is sacrilegious. Kalapastanganan yan na ikumpara mo ang iyong Diyos sa isang bagay. Kaya nga, God hates idol. Number one, first commandment and second commandment. First commandment is, thou shall not have other gods before me. There is only one God. And pangalawa, thou shall not make any graven images to worship God. Hindi dapat. Eh marami sinasabi, mahal mo bang nanay mo? Opo. Eh bakit wala kang retrato sa wallet mo? Kung mahal mo nanay mo, dapat mayroon kang representation ng mami mo. Oo, nanay mo, but not God. Nanay mo mayroong simula at katapusan, namatay na nga eh. Kung ganun ay tuturing mo sa Diyos, paglapastangan sa Kanya yan. Kaya God hates idol. God is God because God is omniscient God. He knows everything. Alam niya lahat. God is God sapagkat siya ang source and essence of love. Siya pong pinagmumulan at siya po yung laman, siya po yung naglalaman ng pag-ibig. Bawat iniisip natin na tungkol sa pag-ibig at lahat ng konsepto natin tungkol sa pag-ibig ay mula sa Diyos. Lahat. Hindi ka makakaroon ng anumang kaalaman, anumang pag-ibig o magkaroon ka ng konsepto about love kung wala po ang Diyos. Nagmula po sa Diyos yan. Kapag tayo po yung umiibig, ito'y binhi ng Diyos na nasa atin. Ito'y binhi ng Diyos na nasa atin. Pag-ibig mo sa iyong pamilya, that's from God. Nagre-reflect lang sa iyo yung pag-ibig na nasa iyo doon sa iyong mga mahal sa pamilya, sa iyong mga kaibigan, even to your loved one, your sweetheart. Kaya nga lamang po, ang pag-ibig po ay namamali dahil hindi alam ang katotohanan. Gaya po ng liwanag ng buwan, ang buwan kailanman hindi, wala siyang sariling liwanag. Saan siya kumukuha ng liwanag? Doon, sa araw. Nagre-reflect lamang siya doon sa nakuha niyang liwanag sa araw. Sa sandaling ang araw ay nakita ng buwan, hindi maaaring hindi siya mag-reflect, hindi maaaring hindi siya aaninag ng liwanag na yon.
Kaya tayo umiibig because tayo po'y nagre-reflect lamang ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Kung wala pong araw, wala pong liwanag ang buwan. So hindi tayo makakaibig kung hindi nag-graduate sa atin ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos po, nilikha niya ang beginning, nilikha niya ang heaven and earth because of His love. Paano'y nilikha ng Diyos? Ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, tayo nilikha ng Diyos sa pag-ibig niya. Tayo nilikha ng Diyos sa pag-ibig. Tanda natin, dahil po sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, the image of God na nasa atin, nag-shatter. Nabasag ito. Tulad po ng salamin, pagka tinignan mong salamin, kitang-kita mo ang image mo buo. Once na ito'y bumagsak, makikita mo ba ang larawan mong buo sa salamin? Hindi. Sa lahat ng tipak, lahat ng faces o piraso ng salamin, makikita mong image mo. So therefore, ganun ang tao. Nung bumagsak po sa kasalanan, wala na po tayong image of God na kompleto, pero hindi na wala. Genesis chapter 9 verse 6, nang sino mang magdanak ng dugo sa kapwa, dugo ay siya ay magbabayad na kung anong pinatay niya, dugo, sapagkat ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Meaning to say, nung magkasala ang tao, hindi na wala ang image of God, pero basag ito. Kaya ang tao, kung saan-saan, umiibig sa Diyos sa mga bagay na nilikha, sapagkat hindi po buo ang image. Kailangan siyang maging bagong nilikha. Para ma-restore ang image of God, you must be born again. Para buo muli, nanumbalik. At ang higit pa ron, hindi lamang image of God na nasa atin, but the image of His Son, Jesus Christ. Kaya po, yung pong pag-ibig na yon, shattered po eh. So lahat ng tao may pag-ibig po ng Diyos, shattered nga lang. Kaya ngayon, ang pag-ibig ng tao, sinasabi, nakita ang pusa, oh how I love that cat. Oh how I love that dog. Oh how I love to kill you, to murder you. Mali pong pag-ibig dahil po sa kasalanan. Tayo po ay nilikha ng Diyos according to His love. So God sustains us because of His love. Tayo'y niligtas ng Diyos because of His love. For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Kaya nga po, ang impyerno po is absence of God's love. Wala pong pag-ibig ng Diyos sa impyerno. Kaya minsan sa bahay natin, pagka wala pong Kristong nagahari, ano pong nangyari sa bahay? Murahan na murahan. Demonyo kayo. Impyernong tahanan ito. That's reality. Bagamat ikaw may ibig sa salapi, maling pag-ibig sapagkat basag po ang image of God sa iyo. Basag ang image of true love sa iyo. Ang Diyos po ay hindi po maaring mawala sa tao. Sa impyerno, wala pong pag-ibig ng Diyos. Pero ano po ang nagbigay sa atin ng takot sa impyerno? God's perfect love. Bakit minsan natatakot tayong gumawa ng kasalanan? Because of God's love na sa atin. Kailangan itong mapanauli. You must be born again. Hindi sa iyong sariling gawa. Walang sino mang makakapag-fix ng ating puso. Only God. So yun po yun. Yung una po, God's love comes from God. Ikalawa, tignan natin ang katotohanan. Ikalawang katotohanan, God's love or perfect love drives out fear. Yung totoong pag-ibig ng Diyos o perpektong pag-ibig ng Diyos
ang nagpapalayas ng takot sa atin. Verse 18, sa ating text. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Na alam naman natin, Romans 8:28-29, tayo po'y tinawag upang tayo po ay ma-conform to the image of God, to the image of God's love. Hanggat hindi po tayo lumalago, hanggat hindi natin minamahal ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos lamang ang makakapag-develop ng image of God sa atin ng husto. Bagamat nandyan yan, mga kapatid, lagi tayong matatakot. At kapag ang takot naghari sa atin, hindi ka katanggap ng perfect love. Tayo po ay mayroon pong built-in sensitivity ng tama at mali, right? Kahit yung mga tao na hindi po nakabasa ng Biblia, kahit kung mayroon mang tao doon sa pinakagitna pusod ng daigdig, hukayin mo at pumunta ka roon at nakita mo maraming tao doon at sabihin mo sa tatay, patayin mo yung anak mo, lutuin natin, gutom eh. Anong sasabihin ng tatay noon? Masama yan. Hindi tama yan. Saan galing yung sense of wrong and right? Sa kanyang puso, image of God. We have that built-in sensitivity because of God's love. Conscience po kung tawagin yan, konsensya. Ang konsensya po natin, minsan, ay nagtatanggol sa atin kahit mali. Ang konsensya natin, minsan, nagtutulak sa atin sa kamalian. Now, Romans chapter 2, verse 14 to 15, yung mga Gentiles walang law compared doon sa mga Hudyo na sila yung may totoong may law. Pero yung pinagbabawal doon sa Hudyo na law, eh ganun din sa mga Hintil na walang law. Bakit po? Pari ito dito sa mga Hudyo, mayroon silang written law sa tablet. At the same time, mayroon ding law sa kanilang puso. Ang mga Hintil din, wala silang tablet na law, pero ang law nakasulat sa kanilang puso. Conscience. Tingnan yung sabi sa Romans 12:2 verse 14 to 15. Sapagkat kung ang mga Hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kaya huwag sabihin ng mga tao, hindi ko kilala ang Diyos. Yes, hindi mo kilala ang Diyos. Pero mayroon kang konsensya na may Diyos dyan sa puso mo. Kaya sila uro lamang yung matasabing walang Diyos. Verse 15, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi. At ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Romans 2 verse 14 to 15. Kaya wala pong makaka-excuse sa Diyos na hindi sila naligtas dahil hindi nila kilala ang Diyos. Romans 1:18. Wala pong makakaligtas. Verse 19, 20, 21, bagamat kilala ang Diyos, hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Bagkus, sila'y humanap ng ibang Diyos sa mga bato at imahe ng tao at imahe ng mga hayop. Di lalong mas mabigat na kasalanan yun. Sapagkat sa konsyensya nilang, they know they have that sensitivity of right and wrong. So therefore, fear pwedeng maging motivator sa atin ito. Ito itong pwede itong mag-udyok sa atin para lumapit sa isang Diyos na makakatulong sa atin o lumayo sa Diyos na siyang dapat makapagliligtas sa iyo. Kaya nga, pag ang tao mayroon pang takot, hindi pa sakdal. Kaya po maraming napupunta sa impyerno because of fear.
fear tumanggap na mayroong Diyos sa kanilang puso. They deny God. Bakit po? Sinusuppress nila ang truth because of their kasamaan. Hindi nila matigilan yung ginagawa nilang kasalanan. Kung ang pananaw natin sa Diyos ay matuwid, tama, matatakot din tayo sa kanyang paghahatol. Right? Natural. Kung matakot tayo sa Diyos, takot din tayo sa paghahatol. Kung wala tayong takot sa Diyos, hindi tayo matatakot sa paghahatol, sa kasalanan. Kaya nga maraming gumagawa ng krimen eh. They don't fear God. Bagamat, pagka malapit na silang mahuli ng nagpipray yun, oh Diyos ko, mahuhuli na ako. Pero ngayon, kung tayo po ay nasa pag-ibig as Christian, ano'y ikakatakot mo? Ano'y ikakatakot mo? 1 Corinthians, sabi ni Paul, verse 13, verse 4 to 8, basahin ko lang itong diretso mga kapatid, to define what is divine love or God's love. Ito yung perfect definition ng God's love sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8a. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o ang pag-ibig hindi mapagmalaki o hambog. Ang pag-ibig hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng pagkakamali. Hindi naglilista ng kasalanan ng iba. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Then, paano po kumilos ang tao? Paano magtiis? Verse 7, pinapasa nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis lahat ng bagay. Yan ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig, verse 8, ang pag-ibig ay walang katapusan. God never fails. Alam niyo kung tayo lang po mga anak natin ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos? Wala pong problema eh. Magkakaunawaan, magkakatanggapan, magpapapatawaran. Walang inggitan, walang silusan, walang matitigas ang ulo. Pero yun tayo eh. Yan po ang buhay ng fallen world. Mga makasalanan. Kaya nananawagan palagi ang Diyos. Come to me. Lumapit kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Christ is the answer. So, when we fail, kapag nabigo tayo matakot sa Diyos, sinasabi natin, wala nang pag-ibig sa Diyos, hindi na ako iniibig ng Diyos. Ganito ang unawa ng tao. Kung ganito pong unawa mo ngayon, kapag ikaw po ay nag-fail sa pag-ibig ng Diyos, what do you mean by fail? Kapatid mo, sinaktan mo, asawa mo, pinagsalitaan mo, magulang mo, di mo sinunod, lahat po ng Ten Commandments, you fail God. At natural lang sabihin natin, hindi na ako mahal ng Diyos. Tanda natin, ito ang itinuturo na sa ating panahon ngayon. Kasinungalingan yan, kalapastanganan yan, because God's love never fails. We fail. Tayo po yung nambibigo sa Diyos. Kaya nga, minsan, God's love ay hindi natin sinasabing perfect love. Inisip natin ang pag-ibig ng Diyos tulad ng ating pag-ibig na imperfect. Nagpi-fail tayo. Pag may gana, umiibig tayo. Bakit mayroon pong pag-iiwalayan mag-asawa? They fail God. Nawawalan tiwala. Bakit may mga break? Bakit may mga artista, 10-10, 5-8 ang naging buhay sa ano? Because they fail God. Pag nakita ng bago, iibig doon. They fail God. Kaya nga maling pag-ibig, sumisira talaga ng relasyon. Pero kapag ka pinangawakan natin
ang totoong pag-ibig, thirdly, ito po ang mangyayari. Katotohanan. God's love produces love to others. Nagbubunga ito ng pag-ibig sa iba. Verse 19, starting text. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. We love for God loves us first. Kapag ka ang buwan, nakikita ang araw, hindi maaring hindi umaninag ang liwanag ng araw. Magliliwanag siya ng liwanag ng araw. Wala siyang original na liwanag talaga. Kundi reflection lamang ng totoong liwanag. Kahit ito'y napakalayong distansya niya sa araw, hindi maaaring hindi magre-reflect yung liwanag na yun. Kahit ang buwan ay magaspang, malayo, lubak-lubak, pero nagliliwanag pa rin sapagkat siya po ay nagre-reflect ng pag-iwag ng liwanag ng buwan. Hanggat ang araw ay nakikita, nakikita din ang liwanag ng araw sa buwan. At di mapigilang magliwanag kahit ito'y napakalayo. Kapag tayo po ay nakatagpo na ng perfect love of God, malayo man, magaspang man ang buhay natin sa kasalanan, baku-baku man ang kasaysay ng buhay natin sa ating kagaspangan, ang pagkalubak ng buhay natin, dahil sa kanyang biyaya, magliliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung tayo'y may liwanag ng pag-ibig ng Diyos, magliliwanag din ito sa iba. Yan ang patunay na kilala natin ng Diyos. Christians, sana nang umatay sa pag-ibig ng Diyos at hindi sa sarili. So ang ating pong pagliliwanag sa iba, mga kapatid, hindi dahil sa tayo masipag dumadalo ng gawain, dahil masipag tayo manalangin, dahil napakarami nating alam ng doktrina, dahil tayo po'y makatungkulan sa iglesia, hindi po yan ang patunay na ikay nagliliwanag, kundi dahil nakikita sa buhay mo, umiibig ka rin sa iba. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit pinakamahirap ka na, kahit ikaw ng pinakakawawang taong ito, kung ikaw ay may pag-ibig sa iyong kapwa, then you have that perfect love. John 13:35, ito ang sabi ng Diyos. Na kapag tayo po yung may ibig sa ating kapwa, then kilala natin ang kanyang salita, kilala natin ang Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Wala po yung hidwaan. Wala po yung awayan. Wala yung pangayan. Wala yung division. Either sa tahanan, sa iglesia, wala pong kampi-kampi, lahat po ay namumuhay po sa pag-ibig, hindi sa kanyang sarili, kundi sa kanyang kapwa. Kaya inilarawan po ni Jesus Christ ang pag-ibig na nasa atin at ito'y lumalago sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi po ito mahalaga, lagi ka nagkikinig ng salita ng Diyos hanggang ulo lang ulo. Ang mahalaga doon, yung napapakinggan mo ay sinasagawa mo sa puso. Dito mo dinedeposito sa puso, hindi sa ulo. Pag sa ulo, yabang yan. Kaya sabi nga ni Jesus Christ sa John 15, verse 12 to 13, ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. John 15, verse 12 to 13.
Verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ano ibig sabihin nun na ibigay ang kanyang buhay para sa iba? May ibig sabihin nito ay kahit mali na, ibigin mo pa. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, pag-ibig sa kapwa ng higit sa kanyang sarili, ibig sabihin kung paano mong iniibig yung sarili, dapat ganun din ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Pinakakain mo yung sarili, pakain mo. Alagaan mo sarili mo, alagaan mo rin ang iba. Pagmamalasakit sa iba, tulad ng pagmamalasakit sa sarili. Bakit natin iniibig ang ating pamilya? Mga anak, bakit nyo iniibig inyong mga magulang? Dahil sa ating uwi kayo, may pagkain sa mesa? Dahil pagkailangan nyo ng bahong deskrela, ay may nakahanda na agad? Mga kapatid, iniibig mo ang iyong magulang, iyong nanay, iyong magulang, iyong pamilya dahil sa pag-ibig ng Diyos na sa iyo. Hindi dahil may kondisyon. God's love is unconditional love. Kaya kahit kaibigan mo, may iibig mo tulad ng iyong sarili. Kahit kaaway mo, sabi ni Jesus Christ, may iibig mo tulad ng iyong sarili. Bakit? Dahil iniibig tayo ng Diyos. Alam niyo ba paano tayo iniibig ng Diyos? Para manumbalik sa atin yung mabuo yung image of God sa atin. Romans 5:8. Kailan? Nung tayo mabait na, kailan tayo ay nagpumasok sa kumbento, nagpare o nagpastor? No. Hindi ganun tayo iniibig ng Diyos. Kailan tayo iniibig ng Diyos? Romans 5:8. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, mga rebelde sa Diyos, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya nga, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos na marami tayong nagawa eh. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos na marami tayong naiambag sa iglesia. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos na ako'y masipag dumalo. No? Hindi dyan ang sukatan kung bakit ka inibig ng Diyos, kundi ang sukatan, God is love, at ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. At ang pag-ibig niya sa iyo, ngayon na Kristiyano, before the foundation of the world, ginawa niya ito. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang kayo'y tawagin. At ang sabi ni Jesus Christ, John 8 at John 10:28, my sheep hears my voice. Mayroon pong sheep ang God na inilik niya before the foundation of the world. Kaya nga sinend niya ang kanyang anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya at sino sasampalataya. Siyempre, yung pong mga tupa ng Diyos before the foundation of the world. My sheep hears my voice. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, masabi ko lang na ang araw na ito na ipinagdidiriwang ng mundo na Valentine's Day, this is not Valentine's Day. This is Lord's Day. Hindi pwedeng palitan ang Lord's Day. Karamihan po sa mundo, araw ng Linggo, doon nila ginaganap ang lahat ng mga activities, binabaliwala nila ang Lord's Day. Lord's Day is the day of resurrection of Christ. Para patunayan sa atin ng kanyang pangako na sino mang sumampalataya sa kanyang maliligtas at ang patunay, siya'y nag-resurrect ng Sunday. Kaya nga dapat, Sunday is the Lord's Day. Sabbath day is the creation day. Paglikha yun. At ating inaalala yun. Pero ang Sunday is the new creation day.
At yan tayo nabubuhay because the Lord's Day is holy. Kaya bagamat ito'y sinasakop ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kundi kinakilala nila na ang Diyos ay si Valentino o Valentine's Love. Para sa akin, maigin na rin panahong ito natin pong gamitin upang ikalat natin at sabihin natin na tayo po'y umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Siguro masay mo, paano yan, Pastor, kung walang umiibig sa akin, kung walang mag-response? Right? Paano natin harapin ang problema yan? Trust God. Kahit mawala ng lahat mga iibig sa atin, tao rito, but God's love for you is remains. Hindi magbabago yan. God's love never fades. Kaya nga niya sinugo ang kanyang buktong anak. Alam niyo patunay na tayo inibig ng Diyos? Si Jesus Christ po ay nabuhay na maguli. Sapagkat kung si Jesus Christ ay hindi po nag-resurrect, patay po ang lahat ng pag-asa natin. Lahat po na nangaral ang Ebanghelyo, walang kwenta. Lahat po ng sumampalataya sa pakikinig sa Ebanghelyo, wala pong pag-asa. At yan ang tanda natin. Anong patunay na tayo inibig ng Diyos? God lives again. At yan hindi maaring pabulaanan kahit sino man. Hindi si Buddha ang nag-resurrect. Hindi si Muhammad ang nag-resurrect. Jesus Christ alone. Si Kristo pong katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Siya'y dumating. Siya'y nabuhay na muli at muli siyang darating upang kaunin ang lahat ng mga naghihintay sa Kanya. Kaya hindi po tayo basta lang sa damdamin umiiral ang pag-ibig. Damdamin po natin ay kasama yan. Sa tunay na pag-ibig. Pero paminsan nakakamali po tayo. Ang dami. Kaya dapat tayo manghawak sa katotohanan ng Diyos ay pag-ibig. At kung nasa atin ang pag-ibig na yun, mga kapatid, utos ni Kristo, you are the light of this world. Let your light shine before men that they will worship your Father in heaven. Dapat nating i-reflect ang ating pag-ibig sa lahat. Marami po ang iba tumitingin ng kailangan makadama ng pag-ibig before they can love others. Pero sa atin tayo, hindi po sa damdamin, kundi sa katotohanan. At kung atin pong ipamuhay ang pag-ibig na ito, lahat ng respect, lahat ng honor, lahat ng iyong binibigyan ng halaga ang iyong kapwa kaysa iyo. At higit sa lahat, binibigyan mo ng prioridad ang Diyos, hindi sa iyo. I-honor mo ang kanyang salita. Ano mang utos niya na dapat mong gawin-gawin mo, you honor that. Ibigin mo siya. Hindi ka kailangan pwersahin. Hindi ka dapat pwersahin na, uy, Sunday na ngayon. Uy, prayer meeting na ngayon, mga kapatid. At para lang sa lahat ng members ng NGBC, inuutos ko sa inyo, every time mayroon tayong gatherings, please, mag-say hi kayo. Dahil nabibilang doon kung sino yung umaattend. Bahala na kayo kung kayo ay binuksan nyo ang inyong Facebook doon at nandun kayo sa labas, nagkukwento, wala akong pakilam, pakita nyo pa lang na buhay pa kayo. Isang uri ng formative discipline yan, mga kapatid. Preaching is a formative discipline. Ayokong umabot sa atin sa
matinding discipline. As your pastors, elders, Pastor RJ and me, please, gusto kong mag-shine tayo. I-reflect natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mag-say hi tayo. Dahil nakikita ko, ilan-ilan lang. Isa nga, nagsasawa na ako sa pangalan ng Bupalag. Hinantay ko yung mga pangalan sana. Alam ko, sa isang pamilya, may mga apat na members. Pwede bang lahat kayo mag-ano naman, mag-say hi para ma-encourage naman kami nagpipreach na hindi kami nagpipreach sa hangin? Ako'y nagpapasalamat doon sa viewers natin na napakarami. Nasa 1,000 ngayon. Yun ang aking palagay dahil mayroon tayong isang video roon na umabot ng 1,000. Kay Jehu lang, nasa 1,005. Meaning to say, thousands of people ang naroon. Pero nagsabi ng yes, like, love. Mayroon pang umiiyak na subo, ano sila sa mensahe. Mas maigi pa yun, nakikita ko nakikinig. Mga kapatid, please. If you love God, then love ang ating gawain. Magpakita naman kayo. Dalangin natin lahat, mga kapatid, na makilala natin at tumago tayo sa God's perfect love. Ang paglago po, mga kapatid, hindi yung sa pagdadalo. Lamang, isa yan. Ang paglago ay makinig at isagawa ang lahat ng ating napakinggan. Kung tayo tinutweet, directly, magpatweet tayo. Kung tayo sinasaway, magbago tayo. Salamat. Si Alice, kahit hindi niya schedule na yun, nandito. Last week lang, nandito ka, di ba? Last Sunday. Sana ganun palagi, mga kapatid. Happy Lord's Day. Not Valentine's Day. Yan po ay tradition lang. Hindi tayo nabubuhay sa tradition. Remember this. Jesus Christ, in Matthew 15, verse 8, He hates tradition. Sapagkat, ang sabi roon, mas pinaniniwalaan yung tinataas ninyo ang utos ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing lahat ng tradisyon ay masama. May magagandang tradisyon. Tradisyon dito, tulad sabi ni Paul, i-share natin ang gospel. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay, Lord, na ang pag-ibig nyo, ang siyang nagahari po sa buong daigdig, sa buong sansinukog, sa buong buhay, makasalanan man, mga taong napupuot man sa inyo, tumatalikod sa inyo, hindi kumikilala sa inyo, but deep in their conscience, Lord, mayroon silang sensitivity of what is right and wrong. Mayroon silang pagkaalam na mayroong Diyos, Panginoon. Tulad ng hangin na aming nalalanghap, Panginoon, hindi namin matatanggi ang iyong pag-ibig sa buhay ng mga tao. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami, makaranas kami ng totoong pag-ibig, perfect love. Ito'y sa pamagitan po ng muling kapanganakan kay Kristo Jesus lamang. Ito'y gawa ninyo at biyaya sa bawat sumasampalataya. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.